Ayan, luto na ang ating ampalaya. Sinilipat natin siya dito. Diba? So, bakit ngayon pa? Bakit pa kailangan itago, diba? Pinapansin si Jano, nang I gave you my heart. Kitchen, sa ating little kitchen. So, magluto tayo ng breakfast kasi ang breakfast natin ngayon ay magluto tayo ng ampalaya. And of course, magluto tayo ng tilapia. Ayan. Ipipito ko lang yung tilapia kasi yan. Yan yung aming breakfast for today. And then, si Jano, kumakain naman din siya both. Kumakain siya ng ampalaya na lalagyan ng itlog. And then, kumakain din siya ng pritong tilapia. Kaya, magluto na tayo ng ating breakfast. So, hindi ko alam mga labs kung lalabas ba kami ngayon mga labs. Pero, ayan. Kasi parang nakakatamad kasi mga labs. Maglabas. Minsan dumarating din yung daily na tinatamad tayong lumabas mga labs. Yung parang gusto lang natin mag-gigigigig. Late na din naman. Late kami gumising ngayon din eh. As always, always naman kami late na gumising. So, yep. Kasi, simple, iwasan din natin lumabas ng palagi. Sobrang liit ang namin mga labs. Yan lang yung oil namin, this is ng lutuan. Kasi alam naman mga labs kapag kulit talaga, sobrang liit talaga. Kaya, ayan. Tsaka-tsaka tayo. So, maliit natin. Yan yung itong damit ko mga labs. Gusto ko ito siya mga labs. Sobrang siya, cotton siya. Maluwang siya. Kasi pag nasa bahay, mga lapitagang gusto ko yung maluwang lang ang sinasuot ko. Binili ko ito sa Okay Okay. Mukhang bago siya, no? Binili ko ito sa Okay Okay. 35 pesos lang siya. Very comfortable na isuot siya. Pag nasa bahay kasi mga labs, ayoko yung yung parang masikip, pang hindi ka nang kahinga. So, pag sa bahay, gusto ko talaga yung maluwang ang suot mo. Eh, pag sa bahay, wala tayong arte, kaya kung ano lang. Buti na lang si Jano mga labs, hindi siya maarte sa pagdating sa pagkain. Before talaga maarte siya. Pag hindi niya kinalang na pagkain, hindi niya kinakain o hindi niya tinitikman. Pero sabi ko sa kanya, magtiwala ka kung sa akin pag sinabi ko masarap, masarap. Naniwala na siya kasi nung una tinikman to niya. Kasi dati namin, nakita daw niya dati itong ampalaya dati. Sa unang niya, sa ex niya. And then, hindi daw niya nagustuhan yung ampalaya na luto noon. So, nung ang nagluto ako, sabi niya, masarap naman pala. Sabi niya, akala daw niya, di masarap. Sabi ko, masarap naman ito ang palaya. And then, healthy pa siya. Diba? So, yun, hindi siya maati si Sadiano. Maati yan sa pagdating sa pagkain, mga lads. Hindi yan basta-basta. Hindi mo siya basta-basta na mapapakain ng ganun kung hindi niya kilala yung pagkain. So, yun, kaya, nung pinatikman ko sa kanya yung, ang palaya na nalagyan ng itlog, nagustuhan niya na rin. So, yun, lagi na ako nagluto. Pero si Weljid, mas maati pa si Weljid kay Jano. So, magluto na tayo. Unahin ko lutuin yung tutang talong. Ay, tutang talong. Ang palaya. Okay, ito na. Mga chips na ang ating pang malakas ang mga chips.
So si Jano, kapag kumakain siya nito ng mga lumps, ang palaya, ang ano lang niya, nilalagay lang niya is ano, ay thought niya niya lang is ano, bread, hindi siya kumakain ng rice pag umaga mga lumps. So bread lang talaga siya. So parang nilalapang lang din niya yung ano, pritong isda, ganyan siya. Kaya ako talaga mga lumps kailangan, talaga natin ng rice mga lumps. Hindi talaga pa yung gumo, walang rice mga lumps. So, kain ako nito dito, guys. So, mukbang na naman tayo nito. At tayo ay magluluto na. Breakfast namin mga lang. So, sobrang na-enjoy kami ng aming breakfast. And yan, mag-ano tayo? Magpalit tayo ng bedsheet mga lads kasi hindi na natin ito napalitan.
Ayan, natapos na tayo mga loves. Natapos na tayo. Ang ating kalat. Lalaban namin ito. Bukas na siguro talaban. So, yup. So, ayan mga loves. At nandito tayo sa balbo ni mga loves kasi maglilinis tayo ng kuko mga loves kasi tinamad na akong lumabas. So, kaya ko na lang magmamanicure sa aking kamay. Talagat ka paano maunong naman ako. Bahala na magsugat-sugat mga loves. So, tinatamad talaga akong lumabas mga loves. So, ayan. Habang naglilinis tayo ng kuko, ay nahisyo na din ako sa mga sa inyo mga loves. Mga sismusa-sismusa ha. Handa na ba kayo makinig mga loves sa ating agi? I-chismis sa inyo. So, ayan. Si Jano mga loves, nasa si Asia. So, hindi naman kasi niya masyado naintindihan ang kalalo kayo. Tsaka okay lang din naman kasi hindi naman totaling ano. So, yung mga loves, i-share ko mo sa inyo mga loves na may natuklasan ako. At alam niyo ba kung natuklasan ko mga loves? Sa malita ni Jano. Natuklasan ko yung picture. Picture ng ex niya. Yung dating asawa. Picture nila nung kasal nila mga loves. And then yun. Pagtingin ko mga loves, na-shock ako. Lahat ang lola niyo. Sabi ganun. Diba kasi parang ano kasi, diba kahit sabihin natin wala na sila, pero pag nakita mo talaga yung picture, parang nanggigigil ka. Pero fast is fast naman ng mga loves, kaya okay na sa akin yun. Kaya lang, nung pagtingin ko, nung nakita ko yung picture niya, lalo na pag silang dalawa, parang napapaisip ka bigla, diba? So bakit parang, bakit mayon pa? Kung kumintindahan, bakit mayon pang naiwan sa picture? Ako na kami ni Jano sa time na yun mga loves. Hindi naman totoo tugang ano-ano yung away-away. Parang nagtampo lang ang lola niyo. Simple, pag nakita natin yung mga picture na ganyan, lalo pag nakatago pa, parang inisip natin, bakit pa kailangan itago, diba? Pag wala na, itago na. Hindi yan, nagtampo ang lola niyo ng time na yun. Hindi ko pinapansin si Jano ng time na yun. Talaga yan. Pero siguro mga ilang months na mga loves yung nakalipas na ano to. Natandaan nyo nung galing si Jana sa ibang bansa. Kasi pumunta siya sa ibang bansa nung January. Kasi kasal ng anak niya nung time na yun. So kailangan niyang umatin. Kasi simple papa siya. So kailangan niyang umatin. And then nung pag-uwi niya, yun na yun mga loves. Simple pag umuwi siya mga loves, ako na yung nag-ano ng mga bagay niya, yung mga dala niya. So, simple. At pagbukas ko, mga loves, ay yun na. Nakita ko na. Ang hindi inaasahang larawan. So, ayan. Kaya, na-shock talaga ako. Parang na-hurt talaga ang lola yung mga loves. Hindi ko tagakalain na nakikita ko yun. So, yun yung mga loves. Tapos naman na yung mga loves. So, nung time na hindi ko pinapansin si Jano, kumbaga kasi ganun ko sa kumalab kapag tatampo ako kay Jano, hindi ko siya pinapansin, hindi ko pinakausap. Ganun ako pag nagagalit ako mga loves. Pero, pag lumikas naman na yung mga loves, nawawala naman na yun. Kumbaga, so, pag nagtatampuan na rin kami, buwas lang din, tapos pinapansin ko na siya, and then, yun, okay na din kami. So, anyway, back to the chismis na tayo. Ayun na nga ang nangyari mga loves. Nakita ko, na-shock nga ang lola nyo. And then yun, tinanong ko siya, ano to? Bakit may ganito? Bakit mayon pang ganito? Sabi ko, tanong sa kanya eh. Hindi pa nandiyan na nasagot. Sabi ko, tanong. And then yun. And then nagayat din siya sa akin. Kasi sabi niya, bakit ko daw pinakalaman yung gamit niya. Kasi nga, gamit nga daw niya. Sabi ko niya, hindi ko na daw dapat pinakalaman. Sabi ko naman sa kanya, simple, inaayos ko yung gamit mo, yung mga dala mo. So, simple, kailangan ko siyang pakialaman. And then yun, sabi ko din sa kanya, sabi ko, bakit din may ganito pa? Wala na dapat ganito. Tsaka hindi mo na dapat siya dinala dito. Kasi dinala niya, galing sa ibang bansa, dinala niya dito.
sabi ko, bakit mo pa dinala dito? Eh, wala na nga kami, di ba? Matagal na kayong wala. So, bakit mo pa dinala itong picture na to na pag nakikita ko itong picture na to na iinis ako, especially kapag yung picture na yun, yung time na kinasal kayo, di ba parang nakakainis yung mga labs? So, anyway, ayun. Nagtapo kami kasi tas magalit din siya, bakit ko daw pinakalaman yung ano na yun, yung larawan na yun, ano tsaka bakit pa daw ginagawang issue doon, matagal na nga daw yun, wala na nga daw sila, matagal na, bakit pa daw ginagawang issue. So, sabi ko na nga, sabi ko, bakit wala na pala kayo, matagal na pala kayo, so bakit pa ginagawang, bakit pa dinala dito yan kung matagal na kayong wala. Ano yun, hindi kami nagpansinan, noong time na yun, dun, mga ilang oras, kinausap niya ako. Siyempre, naglambing, kasi alam naman niya nagtatakbo ako. So, yun, pinaliwanag niya, sabi niya, humingi din siya ng soy, sabi niya, pasensya ka na, kung bakit dinala ko pa yan dito, kasi yung larawan na yung mga loves, andun yung papa niya. Kasi diba, pag mga ganyan kasal, andyan yung magulang, may side na larawan na sa side ng magulang, together, at yung isa side naman ng babae, parang ganon. So, ang dinala lang niya, yung may kasama na, yung kasama yung papa niya. So, ganon. Kaya, ayun, sabi niya, kaya lang daw dinala niya yun, dahil lang daw kasama yung papa niya, yung papa daw may remembrance siya sa mukha ng papa niya, kasi yung papa niya mga labs, bata pa siya nung namatay yung papa niya. So, yun yung reason kung bakit, dinala daw niya yung larawan na yun. Sabi ko, yun palang reason, sabi ko, ayaw ko kasi taga makita yung mukha nung bahay mga labs. Naiinis ako, mga labs yung mukha. Abi mo, alam mo yung mga labs, hindi naman totally yung tagang naiinis ako sa XT Jam. Kaya lang, sa ugali niya kasi, tagang maiinis ka. Sa ugali niya, maiinis ka talaga, kaya naiinis ako pag nakikita ko siya. Kasi simple, di ba, may mga iba namang ex na okay naman, nagkakasundo naman yung una at saka yung naging bago. Mayroon naman taga, pero alam naman taga natin na mostly talaga mga ex talagang hindi magkakasundo, tagang magkainita ng dugo bawat isa. So anyway, ako may reason ako kung bakit mayroon ang dugo ko sa kanya. Hindi sa nagsisilos ako sa kanya ha, pero mayroon ang dugo ko sa kanya dahil may reason talaga ako. So anyway, so yun, nung nakita ko sa kanya, sabi ko, itapon mo yan, hindi ko taga yan matatanggap na dito yan sa bahay. Ano na yan, larawan na yan, sabi ko. Itapon mo yan, sabi niya, itatago daw niya. Para daw hindi ko makita, itatago na lang daw niya. Ilalagay na lang daw niya sa bangko. Ilalagay sa bangko, di ba yung mga, may mga box sa bangko. So, na lang daw niya lagay. Sabi ko, itapon mo taga yan, ayoko makita dito yan. Kasi pa kahit na sabi niya, itatago niya dito sa bahay, pero parang nasa isip ko, andyan lang, tinago niya lang. Parang inisip ko, mahalaga pa ba siya sa kanya? Kasi bakit niya kailangan alagaan at itago pa yung larawan na yan, di ba? So, ayun. Siguro mga ilang, kasimpi, ilang months na din nakalipas ng time na yun. Kasi ito mga labsismis na ito, mga labs, hindi totaling ngayon agad ito nangyari. So, nangyari ito nung time na dumating kasi dyan, dito nung January. So, labsismis na ito. So, yun. Yantindahan ko din naman kasi simpi, kita yung pag lalo na pag mahal natin sa buhay, especially kapag magulang natin, lalo na pag wala na sila dito sa mundo. So parang maisip ko, yun na lang ang natitirang mayon siya. So naisip ko, sige. Pero sabi ko, itago na lang niya, huwag na lang niya pagkita sa akin. Kasi simple parang, hindi ko pa carry ang ano. Pero okay na din. Siguro man, na matagalan parang na, binabaliwala ko na din lang din mga labs. Kasi ayoko lang din naman kasi ng gulo na ayoko yung kunting bagay lang ginagawa mo ng issue. So ayoko yung ganun. Kasi pag yung kunting bagay lang mga love, ginagawa mo ng issue, parang hindi kayo magkakasundo lalo, di ba? Lagi kayo nagkakabangayan. Totally hindi naman kami nagbabangayan ni Jano mga love. Kasi kapag nag-aaway kami, silent kami, walang pansinan. Ganun kami mga love. So yun. At tinago niya, hindi ko alam kung saan niya nilagay. Pero sabi niya, itatago daw niya. Pero ang ginawa niya, pinikturan niya lang niya yung mukha ng papa niya sa, parang kinunan niya yung picture na yun, tapos ang kinunan niya yung mukha ng papa niya. So, ayun. Pero hindi ko alam kung saan niya tinago. Basta nag-away kami nung time na yun na nakita ko. Kasi, simple, sino ba namang matutuwa na makita mo na may tinatago pa siyang ganung larawan, diba? Especially sa
importante ng araw nila nung time na yun. So, kung sabi niya sa akin, pinaliwanag niya na wala naman na talaga. Hindi talaga doon yun ang point kung bakit niya tinago yun o bakit niya pa dinala dito. Ang point niya talaga is dahil para daw may remembrance pa siya sa papa niya. So, in that way, naintindihan ko naman si Jan. So, ayun lang. Yun yung chismis ko sa inyo mga labs. Yun na topic natin kasi alam niyo naman ako mga labs, pagdating sa mga ganyan taga-ganyang bagay mga labs, mga gamitin dyan. Dahil taga mga labs, pagkilamera ako sa mga gamitin dyan mo. Pagkilamera talaga, inaaminin, no? So, dati, pagkilamera ang lola nyo, pero nung na-realize ko, kasi every time na makikialam ka sa mga gamit niya, parang lalong lalaki lang ang gulo. Kasi sa kanila mga labs, hindi sila totally kagaya natin mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, parang pakilamera tayo ng mga gamit sa bawat isa, di ba? Yung gamit ng kapatid natin, pwede nating hiramin o ganyan, pinapakilaman natin ng ganun-ganun lang. Yung minsan pa nga, hindi tayo nagpapaalam kasi, siyempre, para sa atin ay okay lang, kapatid naman natin o ganyan. Sa kanila mga labs, hindi uso yung pakilamera. Hindi uso yung nakikialam ka ng mga gamit nila. Kahit na mag-asawa kayo mga labs, hindi uso yung makikialam ka ng gamit niya. So, ganun. Sa atin, kahit mag-asawa na, bubuksan mo yung mga gamit, okay lang, ganyan. Ikaw mismo babae, alam mo yung mga kung saan yung gamit ng asawa mo, ganyan. Sa kanila, lalo na pag mga foreigner, well, ayaw nila nang pinapakalaman mo yung gamit nila mga labs. Pero si Jano, okay naman kay Jano. Hindi naman totally na ayaw niyang pinapakalaman ko yung gamit niya. Pero minsan, may mga bagay na kaysang importante at may mga bagay siyang konektado pa sa dati niya, especially mga papel-papel, ganyan, konektado pa sa dati niyang so, kaya yun ang ayaw niya na pinapakalaman ko. So, dati yun, pakilamerang lola niyo, pero na-realize ko, sabi ko, hayaan ko na, ayaw ko na makialam, kasi gamit naman niya, so, i-respeto ko yung gamit niya. Kasi, si Jano, hindi din siya ganun. Hindi din niya pinapakalaman yung gamit ko. Hindi niya pinakalaman yung mga bag ko. Pag sinabi ko lang, pero yung mga importanteng bagay na meron ako, tulad na mga passport, ganyan, mga birth certificate. So, si Jano yung naghahawak niyan mga labs kasi pag nagtatravel kami, si Jano yung gumagawa niya, siya yung mag-aasikaso ng ganyan, siya yung naghahawak ng mga papels kapag nagtatravel kami. So, si Jano taga-umawak ng mga importanteng bagay ko. Tsaka yun yung gaya, hindi siya nagkikalam kahit sa cellphone, hindi siya nagkikalam ng cellphone ko. Ako lang yung laging nakikialam ng cellphone niya kasi sabi ko, kasi pag may nakikita kong black agad, sabi niya wala kasi, simple meron kasi mga ibang babae na alam, kahit alam nilang may mga partner na, magsisin sila ng friend request sa Facebook, di ba? Iba tagang, ano bang pakay, sabi natin yung iba, friends ko lang sila kasi kaya nag-friend request sila kay Jano. Pero may iba talaga na yung kahit hindi ko sila friends, bigla sila nag-request kay Jano. Sabi parang nang ang tawag dyan. Basta, alam nyo na, parang nananadya, yung ganun. So, ayun. So, umaba na naman tong video natin mga labs. So, yun lang yung isishare ko sa inyo mga labs yung time na yun may natuklasan ng lola nyo. Yun yung natuklasan ng lola nyo. At yung natuklasan ko ay talagang, nagkasagutan kami nung time na yun. Pero, okay na kami. So, pinalipas ko na, hinayaan ko na lang. At intindihan ko din naman. So, kunting issue lang din naman yun. So, yep. So, that's it for today's video mga labs. And thank you so much for watching. And see you in another vlog. Bye! Yung aking manicure, hindi ko pa nasimulan. Tapos na tayo. Bye mga labs. Hello everyone. Please like and subscribe. Thank you for watching. We'll be right back.